Magandang. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alexander Lexter Juice nagbabalik para sa inyong update. Ngayong hapon po mga kaibigan, kamusta po kayo? This is our update on Liza Soberano. Ngayong mga oras na ito ay talagang hindi pa rin naputol-putol itong usaping Liza Soberano sa social media. Dahilan ito sa syempre napag-usapan itong mga proyekto na gusto pala ni Liza Soberano na gagawin nila, and even there are rumors na talagang ganun pala daw ang management. Pero it depends naman kasi sa naiintindihan ko dyan, ang proyekto or acting project ay talagang hindi mo kaagad-agad yan maibigay sa kung kani-kani-kanino. Siguro at the first time na makita mo yung storyline, siguro masasabi mong, ay, this deserves to have Liz Ken on leading roles, on the lead roles. Pero after a while, may mga revisions, and after reading the plot, nakita nila na, uy, hindi na pala ito bagay kay Liz Ken, kundi bagay ito kay Catherine Bernardo. And so, dahilan sa itong Hello Love Goodbye, ay sabi ni Kat, it was the director who told her na, oh, we got good projects for you. Siguro hindi naman aware si Catherine Bernardo na it was first choice ng Hello Love Goodbye was Liz Ken. And so, may post pa nga itong si Liza Soberano na she really wanted that story for her and Ken. Pero madesisyon na ang proyekto ay bibigay kay Kat with Ken, it was her who said, wag naman. Kasi nga, ang takot niya ay mawala ang magic ng Liz Ken, at baka makita nilang may charm pala at may magic ang Catherine Bernardo with Enrique Hill. And so yes, the story was done and the movie was already done, and it was already like more than a year na lumabas ito sa mga cinemas Pilipinas at saka sa abroad. And it was even, my mind was even in the same story. Sa para sa story ng Hello Love Goodbye, it was a story of an OFW na nang ibang bansa at talagang naghanap ng magandang buhay just for her family, and not just Joy Fabregas, kundi kasama niya dito si Maymay at saka si Kakay Bautista. And so yeah, it was already, I don't think why there is a need for us to talk about this. It's just that napag-usapan lang naman ito dahilan sa nadadrag na ang pangalang Catherine and Ricky Hill sa mga stories ni Liza Soberano, of which ang sabi ng mga followers ni Liza Soberano, ng mga solids ni Liza, sabi nila nagpakatotoo lang si Liza Soberano, and they do not see anything wrong about it. Pero yes, of course, if you're gonna look at every bit of the story, syempre magre-react ngayon ang mga followers. Nagre-react na nga ang mga followers ni Catherine Bernardo saying na, of course, hindi kaya ng isang Liza Soberano na magbitbit ng ganung kalaking numbers kung siya ang gaganap bilang Joy Fabregas. Kasi umakita daw nila, Catherine Bernardo can do a lot of magic with her acting. Kasi nga, magaling nga daw ang isang Catherine Bernardo, of which hindi nila makikita sa isang Liza Soberano, at hindi daw kaya ni Liza ang gumanap ng role na yan. Kasi nga, usually they did see Liza Soberano doing drama. No, not drama. Comedy. Yeah. Romance comedy and comedy. So, sabi nila, hindi kayang gawin ng isang Liza Soberano na gaganapin or gagawin
gagampanin ang bilang iyang isang OFW kasi nakita nila mas magaling ang isang Catherine Bernardo sa role na yan. So siguro after seeing all the positive and negative, nakita nila na mas bagay ang isang Catherine Bernardo as OFW. So yes mga kaibigan, naging lumaki po ang problema dahilan sa marami na po ang sumasali sa usapan. And so yes, marami na nga mga taga-subaybay ni Catherine Bernardo at mga taga-subaybay na rin ni Liza Soberano na nagpang-abot na sa social media. Pero yes, sabi ni Ogie Diaz 20 hours ago ito, sabi niya, ako talaga naniniwala na kung hindi bubukol, hindi bubukol direct. Pag pinilit, pwedeng ibigay, pero may consequences yun, yun ang sabi. Kasi sabi dito ni Jojo Sagin, binigay halimbawa niya yung La Vida Lena. Yung La Vida Lena kasi, it is originally for Miss Ivana Alawe. Pero, nung may mga nabago sa storyline, syempre, at dahil sa ito ay lock-up tapings din, eh kasagdagan daw yun ng pandemic at hinindian ni Miss Ivana. Kung kaya, ang story ay napunta kay Erich Gonzalez. Pero, syempre dahil magaling din na artista itong si Erich Gonzalez, ay talagang napanindigan niya ang role niya sa La Vida Lena. So yes mga kaibigan, it's the same story with Hello Love Goodbye. Ang sabi ng isang executive director dati ng ABS-CBN, pinayuhan niya ang isang Liza Soberano. Ang sabi niya, Liza, pag-isipan mo muna ang mga gusto mong sabihin bago mo sahim papawid. Kasi nasa isang showbiz circle lang tayo and we do not know if we gonna see each other one day. So, sabi niya, wag basta-basta magpapadalos-dalos ng pagsabi ng mga gusto niyang sabihin kasi babalik din yan sa kanya. Christy per minute, puring-puri kay Nadine Lustre na marami ang talento. At aminado si Nadine Lustre na isa sa mga biggest frustration niya sa buhay ang pagtigil niya noon sa pag-aaral. Pero, yun ay puring-puri naman ni Miss Christopher Min. Wala naman daw siyang pagsisisi sa mga naging desisyon niya sa buhay dahil pag napasabak agad siya sa pagtrabaho. Ayun. Pero wala naman daw siyang maraming regrets na parami ding magandang nangyari kasi marami daw magandang nangyari sa kanyang career at sa kanyang personal life. Ayun. Ano ba ang sinabi dito? Siguro pinuri niya ang pagkagawa ng vlog ni Nadine Lustre sa kanyang YouTube channel kumpara kay Liza Soberano. Eto, here's a Tagalog version of Liza's vlog, actually a reaction vlog. I hope it helps those who are in need. Eh, di ko alam kung siya ba ay follower or non-follower ni Liza Soberano. Let's hear from him. Right, this time naman that she tried. Eh, ito yung kanya pinepo. So, supportahan natin. Kaya ang wish ko magkaroon tayo ng Hollywood star and kung meron man sa mga Pilipino na may mukhang para dyan, si Liza Soberano yun. Supportahan natin. Huwag tayo maging bitter sa kanya. She has given 10 years of her life sa Philippine showbiz. Diba? This time naman. But yes, mga kaibigan, tama naman po ang ginawa ng isang director na yon na talagang in-advisean niya si Liza Soberano na maghunos dili at huwag basta-basta mag-release ng kanyang mga opinion and salooben just like that sa pagbabago niya ng kanyang pangalan or
tawagin na nating rebranding. Kasi nga po, we do not know kung magiging maganda ba to sa kanyang pangalan or mapasama pa siya lalo ng dahil dito. Alexander Lexter Jules, yan lang po muna ang ating update on Liza Soberano. Basta ang pinapunot dulo ay ang suggestion ng ex-executive director or producer ng ABS-CBN na suggesting, giving an advice to Liza Soberano to slow down a bit and think twice before magsabi ng kung ano-ano sa social media. Alexander Lexter Jules, magandang gabi po sa inyong lahat. Si Direk Kathy sa akin, nung nasa Hong Kong po sila, nag-ocular. Tapos sabi niya, may project. Sabi niya, gusto ko to gawin mo kasi sabi niya, ang ganda-ganda ng project. So, mag-start ako kung paano. Una, tumawag si Direk Kathy sa akin, nung nasa Hong Kong po sila, nag-ocular. Tapos sabi niya, may project. Sabi niya, gusto ko to gawin mo kasi sabi niya, ang ganda-ganda ng project. So,